po mga kabuhay, magandang umaga ho. Nandito ulit tayo sa ating backyard. Update tayo sa ating alaga. Tara, samahan niyo ako. Unti-unti na hong dumarami ang ating mga Muscovy ducks. Kasunod nito ang pagdami ho ng ating mga pabo. Yung pong ating mga sisiw ay nasa 1 month na ho. Sana ho tuloy-tuloy na ho ang pagdami ng mga ating mga pabo. At yun naman hong ating mga batch 1 at batch 2 na mga Muscovy ducks ay magtatlong buwan na ho at magdadalawang buwan. Malalaki na po ang mga yan. Nakahalo na ho dito sa ating mga adult na mga Muscovy ducks. At sa mga baguhan pa lang ho sa aking channel, ito ho yung aking mga alagain. Ito Muscovy ducks at mga pabo at dadalawang mga itik. At sa kasalukuyan ho, nagbe-breed ho tayo ng Dong Tao na atin hong ikinulong at minomonitor kung mga fertile ba ang mga itlog niyan. Kasi ho, yung ating ginamit na male ay bata pa, baka hindi pa ho fertile yung pag-upa niya sa ating female na Dong Tao. At yun naman hong ating mga pure shamo, i-update ho natin yung kay Louie. Titingnan ho natin kung ilan na hong itlog ang mga na-produce na kanyang female na mga pure shamo. Kung mapapansin nyo po mga kabuhay, madumi ho ang ating paligid. Hindi ko po pinawalis yan kasi yan ho ang gustong gusto ng mga pabo at Muscovy ducks. Ganun po yung ating Dong Tao, yan ho ang kanilang kinakain. Aside ho doon sa binigay ho natin na damo. At yun nga ho, nagpapaupan ho yung ating white holland na female. Aantayin ho natin ang kanyang pangingitlog. At patuloy pa rin ho tayo nagmumonitor doon sa mga sisiw ng pabo. Kahit ho 1 month na sila, atin ho binabantayan. Kasi nga ho, masiselan ho ang mga sisiw ng pabo. Mabilis ho talaga dumami ang ating mga Muscovy ducks. Lalong-lalo na ho sa magbabalak ho na mag-alaga sa backyard. Ito ho Muscovy ducks ang madaling paramihin. Lalong-lalo na ho, meron ho kayong barakong masisipag. Kung i-compare nyo ho sa pabo, mas mabilis at madali ho magparami ng mga Muscovy ducks. Basta ho meron hong magaling na masisipag na mga barako. At ito ho yung ating Dong Tao na patuloy pa rin ho nagbe-breed. Diyan ho sila nilagay. Ay atin hong minomonitor ang kanyang mga itlog. Kasi ho yung kay Louie, nung nandoon pa yan, nakain ho ang mga itlog. Kaya isisave ho natin yung mga itlog niyan at lagi ho nating minomonitor. Ilalagay ho natin sa incubator para ho hindi ho makain ng inahin na Dong Tao. Subukan ho natin i-candling yung mga itlog noon para ho makita kung fertile ba mga itlog ng Dong Tao. Kasi nga ho, bata pa ho yung ating male na Dong Tao. At sisiguraduhin natin ang mga fertile yun. FYI ho, ang Dong Tao ay isa hong Vietnamese chicken. Galing ho sa Hanoi
at Dongtao ho ang pangalan ng lugar. Ito po yung tinatawag na dragon chicken na isa po sa pinakamahalo na manok, na yan naman ho ay patok na patok doon sa lugar ng Vietnam. Pati rin dito ho sa atin, bibihira lamang ho ang nagbe-breed dito sa aming lugar, kaya atin hong susubukang paramihin. Kaya minomonitor ho natin yung mga itlog ng ating nagbe-breed na mga dongtao. At ito ho yung anak ng ating female na White Holland. Aanim po ang mga yan, isang buwan ho sobra. Nilagay ho natin dito sa malaking brooder at atin hong sinecure para ho hindi maabot ng pusa o ano pang mga daga. Masaselan ho talaga ang pag-aalaga ng babo, kaya lagi ho nating minomonitor ang gantong mga edad. Dito ko nilagay yung kanilang brooder sa ating maliit na kulungan. Kasama ho ng ating mga sisiw, yung ating kulungan ho ng mga parakeets, para ho hindi ho makapasok ang mga pusa. Lagi ho nating minomonitor yung ating mga maliit na pabo, kanilang mga patuka at tubigan. At sinasanay ho natin na pakainin ng mga dahon para ho masanay ho sila na dahon ho ang kinakain. At ito ho yung ating mga ibon na itinabinga sa ating mga sisiw ng pabo. At ito ho yung mga itlog sa ating incubator, itlog ho ng mga itik at Muscovy ducks. Yung iba ho yung itlog ho ng dongtao, atin hong sisilipin o ikakandling kung may mga laman po ang mga itlog na to. Atin hong i-update sa susunod ho na video kung okay ba ang mga itlog ng mga Muscovy ducks at ng itik at dongtao. Pabago-bago ho ang panahon dito sa Davao. May tag-ulan at may tag-init ho. Kaya ho, binibigyan ho natin ng probiotics ang ating mga alaga at mga bitamina para ho iwas sa sakit at lagi ho silang nasa kondisyon. Kaya ito ho ating mga alaga ay sagana ho sa bitamina. At dahil rin ho sa tag-init, lagi ho minomonitor yung kanilang tubigan. Dapat ho nililinisan at nilalagyan ho ng mga malinis ang tubig yung mga kanilang painuman at paliguan. Lalong-lalo na ho itong mga Muscovy ducks. Kung iiwanan mo yung mga malilinis na tubig, ay dudumi. Dapat ho minomonitor at pinapalitan. Ganon din ho sa pabo, dahil ho malakas din ho silang uminom ng tubig. Disclaimer po, hindi ho tayo eksperto sa pag-aalaga nitong mga gantong klaseng hayop. Ito po ay base sa ating experience at sa mga napagtanungan ho ng mga breeders. At ito ho yung ating dongtao. Ito po yung ating breeder, dragon chicken. At yun po yung kanya mga itlog, atin hong ililipat ho sa incubator. Kaya aantayin natin at abangan kung ano ang mangyayari doon sa ating pag-incubate ng itlog ng dongtao. At mapaparami ba natin sila? Abangan ho natin. At ito po lahat ang mga kaganapan sa ating backyard. Hanggang sa susunod ulit na ating update, maraming salamat po.